Bakit nga ba sa parehong araw ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni San Pedro at San Pablo? Close ba silang dalawa? Mga kasambuhay, si San Pedro at San Pablo ay kapwa apostol ni Jesus na itinuturing sa ligan o pillars ng ating inang simbahan. Sa totoo lang, walang malinaw na dahilan kung bakit sa parehong araw at June 29 ang napiling petsa para ipagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo. Ayon sa sinaunang tradisyon, parehong araw silang naging martir sa Roma noong 68 AD sa kapanahunan ng Roman Emperor Nero. Kaya simula noong 4th century hanggang sa kasalukuyan, ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ng dalawang santong ito tuwing sasapit ang 29 ng Hunyo. Ayon naman sa Roman Martyrology, marapat na ipagdiwang ang kapistahan tuwing ika-29 ng Hunyo, ngunit walang tala kung ano ba talaga ang araw ng kanilang kamatayan. Pinaniniwalaang sa magkaibang araw nangyari ang kanilang kamatayan bilang mga martir sa Roma. Kaya naman, may ibang paniniwala rin na maaaring isa sa kanila ay minartir sa petsang ito o di kaya'y sa araw na ito nangyari ang translasyon ng kanilang mga relics. May magandang mungkahi si San Agustin tungkol sa kapistahang ito. Parang sinasabi niya na super close ang dalawang santo na ito. Ayon kay San Agustin, "One day is assigned for the celebration of the martyrdom of the two apostles. But those two were one. Although their martyrdom occurred in different days, they were one." May kanya-kanya mang pamamaraan sina San Pedro at San Pablo, iisa lang ang kanilang layunin. Ang maipahayag at maipagpatuloy ang mga gawain na binilin ni Jesus sa kanila. Mga kasambuhay, kung may tutularan tayo kina San Pedro at San Pablo, maaaring isa lang. Kinilala nilang lubos si Jesus. Ito ang katotohanan sa likod ng tagumpay ng kanilang pagmimisyon. Sa kanilang pagkilala kay Jesus, nagkaroon sila ng bagong buhay. Paano? Itinawid sila ng Panginoon mula sa dilim patungong liwanag, mula sa lumang paniniwala tungo sa makabagong pag-asa, mula sa pagkamakasalanan tungo sa pakikipagsundo muli sa Diyos. At tiyak tayong dahil sa kanilang pagkamartir, sila'y itinawid ni Jesus mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kasambuhay, naway sikapin nating matularan ang dalawang magigiting na saliga ng pananampalataya na sina San Pedro at San Pablo. Humingi tayo lagi ng tulong sa Espiritu Santo upang hindi tayo magsawang kilalanin si Jesus bilang Diyos at ating tagapagligtas. Nang sa gayon, sa ating mumunti at sariling pamamaraan, maibabahagi din natin ang mabuting balita ni Kristo sa karamihan. Kaya naman, San Pedro at San Pablo, ipanalangin ninyo kami. Ito po ang katekesis para sa dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Ako po pala si Father J.K. Maleficiar of the Society of St. Paul, doing all for the Gospel.